binabago tayo ng dasal. Ang dasal ay hindi lamang paghingi ng ating mga pangangailangan sa Diyos. Higit doon, ang dasal ay nagdudulot ng ating pagbabago. Sa Mark chapter 9 verse 2 to 10, umakyat si Jesus sa bundok, isinama ang tatlong alagad, Peter, James at John, upang magdasal. At doon nasaksihan nila ang pagbabagong anyo ni Jesus, His transfiguration. Ngayong panahon ng Kwaresma, binibigyang pagpapahalaga ang panalangin, ang dasal. Sapagkat sa pamamagitan ito, nakikipagtagpo tayo sa Diyos upang bigyan tayo ng maliwanag na kaisipan, katatagan ng ating pananampalataya at masunod ang kalooban ng Diyos. 38 years ago, ang EDSA People Power Revolution, February 22 to 25, 1986, kolektibong nanalangin ang bayang Pilipinas para matamo ang kalayaan at maibalik ang demokrasya. Bunga, hindi lamang ng ating kolektibong pagkilos, bunga ng ating kolektibong dasal. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, manahan ka sa aming pusong nagbubukas sa iyo upang sa pamamagitan ng iyong presensya, matamo ang kinakailangang pagpapanibago. Amen.